I-try na natin pakainin sila ng isda. Kung kakainin. Mga paps, ito ngayon yung papakain natin sa mga hito natin. May isda tayo dito na nahuli kanina. Maliliit. Try natin na ipakain sa mga isda natin, sa mga hito natin. Total, malalaki na rin naman sila. Pwede rin, manghingi tayo sa palengke yung mga hasang-hasang. Siyang ipapakain natin. Para hindi tayo ganong magastusan. At least kahit pa paano makakatipid tayo. Ang gagawin sana natin ngayon ay magso-sorting na. Ililipat natin yung malalaki dito papunta rin sa kabila. Nga lang, naka-encounter ako ng problema. Kasi yung nilagyan ko ng tubig na isang pan natin kahapon, nagbabawas ng tubig. Doble trabaho sa atin to. Kahapon, itong pan natin, nilagyan ko na ng tubig. Ito yung hinugasan natin ng asin. Kaso nga lang, hindi ako pwedeng maglagay ng hito dito. Kasi nagbabawas siya. So, ang bawas niya, 1.5 inch per hour. Wala na, finish na. So, ibig sabihin, malaki yung leak. Hindi tayo pwedeng maglagay ng hito. Kasi within 24 hours, maiiga yung pond natin. Na-neutralize ko na to, pero ang naging problema naman na na-encounter ko, leak. Nagawang ko ng remedyo, lagyan ko ulit ng tubig pagkatapos. Etong nandito, yung kabilang pond natin, hindi ko muna siya masasort, pero babawasan ko siya ng tubig kasi tingin ko, kailangan ko nang magdagdag, magpalit ng tubig. Ito yung drainage system natin at sabi nga dun sa comment para mas madali na mag-drain tayo, hindi na natin tatanggalin itong tubo. So, ibig sabihin, para siyang orasan, ito, 90 degrees, alas 12. Alas 11, alas 10, alas 9. So, itatapat natin siya ng alas 10. So, dito sa alas 10, 50% ang maiiwan o 50% ang matatanggal dito sa pan. Ganito ang gagawin natin. Ikot natin siya ng ganyan sa alas 10. So yan. Inikot na natin siya sa alas 10. Ayan, tumutulo na siya. So hanggang dito ngayon yung matatanggal na tubig. So mas madali nga naman. So salamat dun sa nag-comment sa ganitong sistema. Mas madaling magbawas ng tubig. Hindi na ito tumulo, ibig sabihin naka 50% na yung tubig natin sa alas 10 na bahagi. Ngayon, para matiyak natin na walang sasama na hito dito sa drainage natin, lalagyan ko ng screen. Ganito. Ayan, pure tubig lang matatanggal, pero yung hito, hindi siya makakalabas. Okay. That's all. Try na natin pakainin sila ng isda. Kung kakainin. Ayan. Ayan sila. Yun. Ayan. Kumakain sila ng isda, guys. Ayan. Yun. Lalaki na. Nagpapakain tayo, Babs, ng iba, gaya ng isda. Papakainin pa rin natin sila ng feeds kasi iba yung feeds. Mataas kasi ito sa protein. So, eto guys, pakain din natin yung ibang alaga natin. Ang pakain ko sa mga manok natin, tsaka ang ganso, tsaka mga pato ay darak. Ayan. Okay.
Saka yung ating mga bibe. Yan. Ang patukan natin sa mga bibi natin ay feeds. Diba? Tatakaw. Ito namang mga manok natin. Lalagyan ko rin siya ng feeds. Tapos hahalo natin sa darak. Ito yung pang manok natin. Ang kulit. Kulit, 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 kulit. Ah, dito, dito. Dito tayo maglagay. Ayan. Pag mailap ka, di ka makakakain. Ayan ang manok natin. Malalaki. Ito pa mga paps, yung isang alaga natin. Hopefully maparami natin to. Kasi ito, gawin nating inahin. Pero problema ko nga kung paano ko ito paramihin. Kasi lalaki. Ayan. Pagka nagkakaroon pa ako ng oras, ay nagtatanim din ako. Ito yung mga ampalaya ko, malalaki na. Hindi ko pa nagagawa ng balag, pero nalagyan ko na siya ng mga haligi ng lalagyan ng balag. So yan na yung mga tanim kong ampalaya, malalaki na. Ito, mga hybrid na ampalaya to. Sana maging successful din siya. Ayan, paps. Ayan. So, hindi ako ganong nagsasayang ng oras. Ginugugol ko lahat ng oras ko sa agrikultura. Kaya, hindi ako yung tumatambay. Meron at meron akong gagawin. Ang ginagawa ko, pagka madaling araw, naglalambat ako. Pagkatapos kong maglambat, yan, nagpapakain na ako ng mga alaga natin. Then, after nun, naasikaso ko yung mga halamanan ko. Then, binibisita ko yung ating sakahan, yung bukid. So, ganun yung routine ng buhay ko. Ito, papakita ko sa inyo yung mga ibang halaman ko. Medyo, ano na nga lang siya. Papatay na sila. Pero at least nakapagbigay na rin naman sila ng bunga. Ito, madami akong talong dito. Ayun, namatay nga yung iba. Madaming peste. Ayan, may mga talong ako dyan. Meron akong kamatis. Ayan, malalaki guys yung kamatis ko. Ito, malalaki yung binhi nitong kamatis ko dito. Tapos yung ating sitaw. Ayan. Inaanan nga lang ng bagyo kaya ganyan yung itsura niya. Pero kahit papaano nakakapagbigay din ito ng kaunti para sa malilibre nating gulay. Tsaka meron tayo dyan yung kabatiti. Sana all. Kaya mga paps, sa mga patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel AgriBC, maraming maraming salamat po sa inyo. At yung mga susuporta pa, maraming maraming salamat. At yung mga kaunting kaalaman dito sa ginagawa ko, tuloy ko lang na i-share. Though hindi ako eksperto, at least makakapagbigay ako ng inspirasyon sa iba. Maraming salamat and good day.